Sa balita na pagkasuspinde ni Mikey Williams sa TNT dahil sa pagiging unprofessional, hindi natin maiwasang maalalang mga fans ang history ng mga stars na nagkaroon ng problema sa koponan for the last 4 years. Sina Terrence Romeo, Jericho Cruz, Bobby Ray Parks Jr. at ngayon nga si Mikey Williams. Kanino nga kaya talaga ang problema? 2018 nang pumutok ang issue nun kay Terrence Romeo sa TNT. Ayon sa report ng Inquirer, 3 weeks nang hindi umaattend nun si TR7 sa practice at hindi pa pumunta ng Christmas party ng koponan. Maliban pa riyan, tila hindi rin daw talaga gusto ng mga teammates niya ang nasabing player dahil sa pagiging diva nito, plus parang sinira rin daw niya ang chemistry ng team simula nalipat siya rito. Kaya ang ending, inilagay sa trading block si Terrence at nalipat naman kagad sa SMB. 2019 naman nang si Jericho Cruz ang nagkaproblema sa TNT to the point na nag-rant na ang asawa nito online. Ano ya? Pag ayaw nyo na, pakawalan nyo na. Back then kasi ay ang tagal lang nasa injured list ni Jericho Cruz at hindi ginagamit ng koponan. After ng ilang buwang pagkaburo doon ay na-trade din naman sa wakas si Cruz sa NLEX at ngayon ay nasa SMB na matapos maging unrestricted free agent. 2020, si Bobby Ray Parks Jr. naman. Ito mas mabigat kasi mismong team owner ang umalma kay Ray Ray. Matapos ma-expire ang 1-year deal niya sa TNT, sinabi niyang magpapahinga muna siya sa basketball. Pinaalam din niya sa TNT na aalagaan niya ang kanyang ina na mayroong karamdaman sa California. Okay ang lahat hanggang sa may kumalat na picture ni Ray Ray na nagbabakasyon pala sa La Union. At doon na nga unti-unting nasunog ang tulay ni Parks sa TNT. Higit 5 buwan ang nakalipas, nirelease siya ng TNT at pumirma na sa B-League. Ngayong taon, heto, may panibagong issue na naman sa kampo ng TNT. This time, ang superstar na lang si Mikey Williams, one of the best players na naman sa PBA na nagka-problema sa kanila like TR7 at Ray Ray. Ayon sa TNT, nag-aawol din to. Pabigla-biglang may mga hindi ina-attend ang ensayo at walang pasabi sa kanila kung bakit o walang sapat na dahilan. Dagdag pa ni TNT team manager Jojo Lastimosa, hindi rin sumama sa nakaraang team building nila nun si Mikey Williams. Kaya bilang pangdisiplina di umano ay sinuspindi nila ang player ng isang linggo without pay. Ano nga kaya ang reason kung bakit tinotopak ng ganito ang ilang mga nakukuhang stars ng TNT? Yes, unprofessional ang akto ng ganitong mga players. Walang excuse sa ganon. Tama lang ang ipinataw ng TNT kay Mikey dahil totoo naman, malaki ang sahod niya. Malabong legal na PBA max lang ang sahod nito. Tapos yung mga mas maliliit kumita sa kanya, nagsoshow up pa rin sa practices kahit bumabagyo man. Unfair sa TNT na hindi siya 100% committed sa team lalo't may pinirmahan siyang kontrata. At unfair din sa mga teammates niya na nagpapakadiva siya at hindi nag-e-ensayo kapag gusto niya. Hindi magandang halimbawa mula sa isa sa mga best players nila. Tama lang yung disciplinary action ng TNT. Pero magwa-wonder ka rin bakit nga kaya ilang beses na itong nangyari sa team? Pero sa Terrence Romeo, nang malipat sa SMB, wala naman ang naging problema internally sa koponan. Si Ray Parks, nang malipat sa Japan, maayos na rin naman at na-extend pa ng 2 taon sa Nagoya. So wala rin naging problema. Kaya ang tanong may pagkukulang nga ba talaga sa pag-aalaga ng players ang TNT? Kaya tila gumagawa ng paraan ng ilang stars sa pamamagitan ng pagpapakislap ng beef o issue para i-trade o i-release? Hindi natin alam, pero kahit ano man yon, be professional.